Kasi wala, iba na yung ano, iba na ata yung utak ng Tatay Berilio. Grabe, no? Ayan ang sinasabi ko. Hindi nyo pa po ito alam, pero ang alam ko po kasi is nasa Pangasinan. At ang sinasabi ko, na doon ko na lang sasend po yung mga papagamot, bumalik sa TV5. Bumalik na po sa TV5 si Tatay Berilio. At doon siya masaya sa pagiging pagtulog niya sa lansangan. No? At ako ay hindi na babalik sa TV5. Hindi na babalik dyan. Pati yung magtataho, Daddy Danny, andun din doon yung tataho sa lansangan. Stop na tayo sa pagpunta sa TV5. No? Hindi na tayo maniniwala sa mga taga TV5 na mga nandyan sa mga lansangan. Sobrang dala na tayo dyan. Kung totoo man nandun yung tataho dyan, Tatay magtataho, mag-contact ka sa akin kung talaga nandyan ka, no? Ang tagal na ng mga ilang linggo na na nakapagbenta ng taho, hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kinokontakt. Sabi mo sa akin, kukontakin mo ako pag nakapagbenta ka na. At kumikita ka ng 1,015 sa iyong pagbibenta. So nakakailang linggo na tayo ngayon, hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kinokontakt. So nabalitaan ko, nandyan ka rin pala sa TV5, nadyan ka pa rin tutulog, no? At ikaw pa ang kumakausap sa pagpatawag kay Tatay Berilio, kay Sir Jimmy. My goodness. So mga kahirap, no? Itong mga tao na to, ginugugol natin dito sa kanila ang mga oras natin, pero hindi nila sinusuklian ang ginagawa natin. My goodness. Last na po talaga tayo niyan. Ito na po ang pinaka-mission ko ngayon, guys. At talaga naman, talagang worth it talaga. Itong bahay ko rito sa bundok is gagawin ko at uumpisahan na to bukas. Ito ang gagawing resort natin para talaga sa mga special child. At ito talaga ang kailangan talagang tulungan. Hindi yung mga taong ganyan na mga scammer. Anak ng tipaklong. Eh, si Carlos, guys, oh. Wala, na-scam na naman tayo. 'Di ba? Lupit, no? Ito pag napanood to ng mga sponsors ko, wala, magagalit na naman sa akin 'to. So, sobrang mabait ako. So ngayon, tao, walang ano 'yan sa sarili. So ngayon, titigasan ko na ang mga ano, tigasan ko na 'yang puso ko. Hindi ba nila alam na tayo nababayaran sa mga sponsor? Kami nababaya sa mga sponsor, bakit? Guys. Pinipilit namin, Mami, tulungan niyo muna ang pusana natin. Tulungan, to. Tulungan, nakikiusap kami para matulungan kayo. Anak ng tipaklong. Sinusuporta naman sila. Hindi natin alam bakit ganun pa rin ginagawa nila. So, buti sila, Ray po, at yung ito naman buhay dyan sa may, ano, sa may, sa Bongga. Okay na, minakon yung bigas, itong kapan. Alright. So, anong plano sa buhay natin dyan sa, ano, sa Bongga? Ha? Anong plano? Kung pinanigosyo, buto pera namin sa barko. Basta yung 5,000 ipang negosyo niyan. Yan. Oo. Mm-hmm. Isente. Isente yung kuya ko. May setong yung kuya ko. Isente yung video. Ah, ganun. Oh. Sige. Oo. So, isente yung video. Sira yung cellphone ko, sir, eh. Ha? Nasira po cellphone ko. Kaya hindi ako makapag-send ng video. Ba't ang sira? Oo. Oh, yung touchscreen ko po, sira. Bakit siya ba't nasira? Ano ba eh, nabasag yung screen, tsaka yung signal wala. Ba't nabasag? Ay, tinatunan naman ang cellphone, ba't nabasag? Nalaglag sa bar ko, sir. Ne? Bakit naman nalaglag? Hindi, mamadali po namin pagbaba. Hinihika ako noon eh. Ha? Hinihika ako, hinihalala ako ano, sa bar ko. Ne? Oo, hinika ko doon sa taas. Bakit? Eh, andun ka na naman sa taas. Ba't hinika ka? Eh, akyat. Nandanan. Wala may elevator. elevator. Akyat ko eh. Nahika ko eh. Tulungan. Ano may elevator? Agdan talaga yun. Tulungan nila ako. Naka naman. Oo. Ah, nakarating kami dito. Ito. Ano? 28. Nang alaw na maling araw. Alaw na. Okay, sinundo kami sa kuya ko. Okay, good. At least andyan na kayo sa ano, at least andyan na kayo sa Sambuanga. So, anong negosyo na gagawin ni ano, ni Mrs. mo dyan?
Yun lang eh. Kung wala lang, eh, tinda eh. Wala pa man tabaho. Oh, matinda na lang muna si ano, si mismo para... Kasi pag hindi siya gagalaw, mauubusan kayo ng pera dyan. Opo. Mauubusan kayo ng income. Sir, kapatid yung video para ipatingin ni sponsor. Ha? I-send yung video. Yung... Oo, sige. Matingin ni sponsor, nakauwi na kami dito. Oo, sige, para sige. Pasend mo na lang dito para matuwa naman yung sponsors natin na nandyan kayo. Ngayon, nakita niya na. Opo. Mm-hmm. So, kumain na kayo dyan? Diba? Kumain na kayo? Apo. Anong ulam nyo ay? Madog ang manok. Ah, masarap ay. Basta yung, aliman libo, anuhin nyo na, tawag dito, ipang negosyo nyo na yan. Kasi, pagka pati yan maubos na, magugutom kayo dyan. Kasi, ganun din iisipin niya eh. Diba? Ano? Sir, ano? Namin na, napunta ko sa sa Pueblo, sa Wama. Hmm. Sa, namin lang sabi, ikaw ba yung nabahay diyan? Hindi na kong naman 1,000. Wala. Oo. Andito ako sa mga boss, yung mayari ng airmen. Okay, sir. Kilala nila ako eh. Hmm. Napunta ako sa mall. Lumana ko doon. Oo. Ikaw yung nakita ko sa ano. So, sikat ka pala dyan ha? Oo, ito, nabingin ako ng pera, malaki. Hindi, unan lang. Oo, tapos isa ka uwi ako. Oo, tama. Yung page ko, di ba, nag-ano siya, nag 4.3 million views na. Hindi ko alam kasi kung merong views, kung merong kita yan eh. Hindi ko alam, wala pang lumalabas kung magkano kinita ng... nang abuse niyan kasi sa page ko kasi hindi ko nakikita kung may kinikita yan. Dati kasi meron nung ganun yan 6,000, 4,000, 3,000, mga ganun-ganun lang. Hindi ko alam kung meron yun kasi kung meron akong tawag dito mga penalty or mga hindi nagawa, walang kinikita yan. Pero sana wala akong tawag dito, walang offense or walang tawag dito yung kasalanan sa Facebook para hindi ako magkaroon ng ano, talaga mabayaran yung ating views. Papadala kita dyan para maano, pero malalaman mo pa yan kasi ngayon, kahit ngayon 0-0 pa rin eh, magkakatapusan na, wala pa rin. Wala eh, wala. 0-0 pa rin. At antabay natin yan hanggang next month. Oo. Nakauwi man ako dito. Oo, kung meron man yang 3,000, 2,000 o 5,000 man yan, bibigyan pa rin kita. Basta yung 5,000, huwag mong gagalawin yan. Pang negosyo mo yan, Ray, kasi magugutom kayo dyan. Oo nga, wala na pa ako. Sir, yung cellphone. Ha? Sir, hi, Jay. Ha? Sir, hindi mo kami bibigyan cellphone, sir. Tulungan ako sa cellphone, sir. Ay, naku eh. Hindi naman kasama sa cellphone yung ating usapan. Ba't mo si binakasag yung cellphone mo? Ako lang. Yoko lang, sir. Kung hindi kayo kasama ni Ray, may cellphone si Ray talaga na malaki, na maganda. Eh wala eh kasi nabago yung plano, 'di ba? Siya lang kasi yung usapan dati. Hindi ka naman bibigyan ng cellphone, sir. Eh. Ha? Hindi mo naman siya binigyan ng cellphone eh. Eh kasi kasama naman kayo. Eh 'di ba usa ang ano na ang ano lang natin, isa lang. Kami igano naman yung cellphone eh. Hindi, kung hindi kayo kasama na hindi naman 'yan kasama sa vlog, kayong mag-iina, ay di malaki talaga ang pera niya. Eh, hindi ba't nakasama kayo sa, ano, sa mission? Kaya, wala. Sa inyo lahat napunta. Kaya, dapat pala din na kami sumama. Nagpaiwan na lang kami sa terminal. Oo, para may cellphone si Ray. Oo, para may pera din siya buo. Kaya, ayaw bumayad dito yung paiwan kami. Oo. Dapat masaya na kayo dyan kahit gano'n na nangyari. Di ba? Sir, ano mo sa'yo, sir? Kinakabahan na ako sa barko eh.
Bakit? Ay, gumukulog siya. Gumigid na, tumuulan eh. Ganun lang talaga doon. Ganun lang yung barko. Hindi naman lumulubog yan basta-basta. Sabi ko baka lumubog eh. Hindi na kami makabalik. Kasama nyo yung sinanay nyo dyan. Kasama nyo dyan ngayon. Sinanay? Oo. Yung tulog po. Masanay ka rin dyan. Kasi dyan ka na mamubuhay. Dapat ay gayon mo, diskarte mo dyan. Kasi pag hindi ka dumiskarte dyan, wala. Magugutom kayo dyan. Buti kung meron akong laging pera na pwede ko kayong tulungan. Kasi... Sir! Oh. Si Tatay Virilio po nasa TV5 ba? Nasa TV5 na? Opo, nandun na. Ay, ala na. Nandun na ako matagal na nandun. Nang bago pala kami umalik. Oh, kaya nga, ang nangyari talaga. So, si Tatay Virilio... bumalik talaga sa TV5 kasi yun din ang talaga gusto niya. Ayaw niya rito sa akin, di ba? Ayaw niya ng magandang buhay. Ayaw niya ng yung nandito na siya mag-isa na maggugulay-gulay. So bumalik siya doon, di ba? Oh, yun na. Sabi ko na, babalik yun doon eh. Ayaw yata po niya sa akin kasi naiinip. Oh, naiinip siya. So naiinip si Tatay Virgilio. So, doon siya, hindi siya maiinip, kaso magugutom siya doon. Tapos, tawag sa amin, sabi niya, nagugutom na daw yung mga kawatan. Sabi ko, tatay, gusto mo yan, nandiyan ka, di huwag kang magtiis ka. Oh, di, magtiis ka mo dyan. Sabi ko, mas masarap buhay mo doon sa mundo kahit matakatakot doon, at doon siya pagkain. Hindi ka, wala. Wala na. Mas pinili niya yung buhay na yon, 'di ba? Sabi niya uwi siya ng Pangasinan. Tapos may nakauwi na daw siya. Nakauwi. Maniwala ka na nakauwi. Na daw siya, bumalik na daw siya kasi yung pagbabalik na daw doon sa bundok, hindi niya alam. Wala na. Hindi na siya makakabalik dito. Hindi na siya pwede. Sabi ko nga. Diba po nung sabi ko na nangihinga siya ng pumasahe sa inyo. Yun nga, yung uwi daw sana siya ng bundok. Paano siyang, hindi wala. Sabi niya, sir, boy, magpapadala yung kapatid ko sa Saudi. Okay lang, kahit hindi na ako manghingi sa'yo, sabi niya. Tapos, bigla na lang, di ko na siya natatawagan, kahit nandito siya. Hanggang madaling araw, umalis, wala, hindi ko na siya makontak. Ang paliwanag naman niya sa amin, sinabi ko rin po yan sa kanya, sabi naman niya, hindi daw natuloy. Nako. Ni hindi nga siya nga tumatawag hanggang sa akin hanggang ngayon? Hindi po. Sabi niya okay lang daw kahit hindi na daw siya humingi. Okay lang daw sa kanya na hindi na bumalik ng bundok. Kasi gusto niya talaga siya TV5 kasi sinabi niya kay driver ni Sir Jimmy na malungkot dito at walang tricycle. Kasi tinatapon niya po. Kaso diba? Mainit. Wala siyang electric fan. Iyon ang problema kay Tatay Virilio, di ba? Tama po. Oh. Sino ang sabi sa inyo na nandun sa TV5 siya? Siya po. Lagi namin siya kausap, sir. Ni hindi niya ako kinontak eh. Hindi niya ako sinabihan na gusto niya bumalik sa bundok eh, di ba? Hindi niya sinabihan ako na gusto niya bumalik sa bundok, di ba? Wala. Kinokontak niya si Sir Jimmy. Kinokontak niya si Sir Jimmy pero ako hindi niya kinokontak. Tapos pang pinapakontak niya kay Sir Jimmy, iba mong tao, hindi naman siya. Nanghingi siya ng tulong pero ibang tao ang pinapakausap niya. Boy, andun na rin. Andun na rin si Tatay Virgilio sa TV5. Andito si Carl. Andito si Carl sa TV ngayon eh. Ayun, gusto niyang buhay. Siya na nga tinutulong. Diba? Ang ginagamit po niya si Boy Taho. Si Boy Taho ang ano niya? Baka si Boy Taho, andun ba ulit natutulog? Po, sa TV5 din, natutulog. Maawa naman sila sa mga... Ano yun? Nagtataho pa rin siya o ano? Nagtitinda pa rin po na to, pero doon na nag-i-stay. Anak ng weteng. Kawawa naman yung tumutulong sa kanila. Napapaya sa sponsor.
sinasabi ng vlogger na ayong, andito na sa akin yan. Sana po suportahan nyo ako. Tapos si Boy Tahuda, doon naman rin tutulog. Tapos anong ginagawa? Anong mga tinutulungan? Ganyan, ako. Eh, ba't naman rin tutulog si Boy Taho? Ha? Ano po? Ba't naman rin tutulog si Boy Taho sa TV5? Eh, meron na siyang pangpuhunan. Kumikita siya ka mo, ba't doon pa rin siya? Sabi sa akin ni Negra, nandun daw talaga sila, doon daw po sila natutulog. O, tapos nagtataho pa rin siya? Tapos, nagtitinda po sila. Umuwi-uwi, tapos bumabalik din. Sa vlogger? Ala! Eh, ang usapan namin, doon siya sa may ano, Tagig. Tapos magtataho siya, hindi na siya babalik ng TV5. Eh, ba't doon pa rin nagano, doon pa rin natutulog? Ewan ko doon sa kanila, yun doon sabi ni Negra eh. Si ako. Vincent nga, nandun din eh, si Bakla, si Vincent. Wala na, hindi na ako babalik sa TV5 na yan. Hindi na ako pupunta dyan. Niluloko na lang ako eh. Hindi po, si Bakla po ba, si Vincent, nandun din sa TV5, titinda na naman. O kaya nga, yun, wala na, tapos na ako doon kay Vincent. Pero si Tatay Taho, bakit nandun pa rin? Mga sponsor, iniisip na okay. Ewan ko, yun ang sabi ni Tatay Berillo eh, nandun din doon si Boy Taho. Nako po. Ay, sila na nagsasabi na nandun niya. Madala na talaga ako talaga sa pagtulong sa mga taga TV5 na yan. Dapat wala na sila sa ano, wala na sila sa TV5 kasi kumikita na siya, natataho na siya. Meron na siya dapat na pang-upa kasi ang pangako niya sa akin doon sa may Tagig. Tapos ilang tinda niya lang makakapag-upa na siya. Tapos ngayon andun pa rin pala siya. Siya pa lang kumakausap kay Sir Jimmy pag tumatawag si Tatay Berilla. Oo, magkakasama sila doon. Anak ng tepaklong. Hindi sir, gusto niya bulagain niyo na lang. Puntahan niya doon. Wala na, hindi na pupunta sa TV5. Last na yun. Last personal, yan. Last na ano na yan. Last na kayo na yun napauwi ko. Wala na, niloloko lang na naman pala ako ng mga tao dyan. Anak yung ng tepak, may mga tao po kasi ng iba na ayaw talaga muna nila umuwi. Kaya kahit anong gawin nyo, talaga inuwi. Kaya nga, buti na lang kayo, umuwi kayo, no? Oo, kami talaga, umuwi talaga kami. Kasi ito, gusto ko ito pa umuwi si Ray. Kasi kung hindi ka umuwi, papakulam kita. Ha? Papakulam kita, pag hindi ka umuwi, talaga nyo sa Sambuanga. Ay, may video kami, sir. Kahit pakita kami sa inyo na. Kung ito yung Roy. Ayan, good. Ano ba kasing ginusto nila doon sa may TV5? Ano bang ginusto nila doon? No? Kasi ano po kasi, kaya gusto nila bumabalik doon dahil may pagkain doon, may pera sila doon, marami nagbibigay. Ah, ganun pala eh. O di, doon na lang sila. Hindi na ako kailangan bumalik doon. Hindi na nila ako kailangan pumunta doon. Ba't kailangan pa nila? Tatay Berillo, nagugutom ba rito? Hindi mo siya nagugutom dito ah. Anak ng wete. Sana na ngayon sir, magpapasko. Marami magbibigay ng grocery doon. Bigal. Ah, oh sige. Eh, doon sila. Doon sila sa grocery. Masaya sila doon ha. Doon sila ano eh. Parang ayaw na nila. Parang ano pa yung masanay. Hindi, nasanay na kasi sila sa ano, sa lansangan. Sanay na sila sa lansangan. Pero Tatay Berillo, ang ganda ng buhay nila. Kaso, yung clearing, hindi pa rin sanay sa kanila. May mabibigay pang Tatay Berillo 10,000. Sabi ko, wala na po Tatay Berillo dito. Umalis na po, sabi ko. Oh, may sponsor pa sa Tatay Berillo, magbibigyan 10,000. Ah, sabi ko wala na po, umuwi na po ng ano, ng Pangasinan, sabi ko kay doon sa sponsor. Hindi ko po alam kung babalik pa kasi may namatayan daw po siya. Umalis nga po rito AF, walang paalam sa akin, sabi ko sa kanya ng ganoon. Sabi ko doon sa sponsor, ah, ba't ko ibibigay sa kanya 'yon kung ganyan man din. May mabibigay yung buhay 10,000 Tatay Berillo. Ah, sabi ko, eh, umalis na po rito. Eh, umalis nga madaling araw, hindi nang paalam sa akin eh. May upuan naman dito, malamig dyan eh. Ah, grabe. Ano dito sir, eh, lamig dito pag gabi. Ay, malamig talaga dyan. Ang umaga naman, napakainit. Basta mag-ano ka, mag-asikaso ka na kung anong magandang ano dyan. Kasi hindi ko pa alam kung may kita yung Facebook ko. Hanggang ngayon, wala pang revenue, no? Basta kapag mayroon to, papadala mo kayo dyan ng pangbigas-bigas nyo, no? Malaki yung mission ko rito sa may bundok kasi gagawin tong
resort ng mga special children, no? Yung special child. Itong andito ako ngayon sa ano, sa bundok. Kung si Tatay Virgil nandito siya ngayon, dapat masaya siya, dapat nandito kami ngayon. Uumpisahan na to. Tatay Virgilio, pinili niya yung dyan sa may TV5, bahala siya siya. Sir, kaya pala narinig ko si Calso. Oh, andito. Dito, maggagawa kami dito sa ano, ngayon dito sa bundok bukas. Asikasuhin na to. Magiging resort talaga tong bahay ko rito. Kasi Tatay Virgilio, nainip, naalis lang tayo ng ilang araw, ay bigla na lang umalis. Ay, naku eh, di ba, ala siya. Bawal lang bumalik ang umalis dito. Sabi niya kasi, sabi niya kasi, nung bago pa lang muli niya kukunin, dadali sa bundok, sabi niya, ano, punta ko dito, Joy, sabi niya, punta kayo dito, dito tayo sa bundok, para may kasama ako. Siguro nga kasi, sabi naman nito, nangako naman to, sige, diyan kami sa bundok. Tapos nung umalis na kayo, umalis na rin. Tapos may gusto siyang kunin doon namang kasamahan niya na hindi ko alam na sinasabi pala sa inyo, ay lang din naman ako pwede mag-ampun basta. Siya na nga lang inampun ko, ay magsasama pa. So nawala guys, hindi niya alam naka-vlog ako. So guys, aminin ko na po sa inyo mga kahirap no. Si Tatay Virgilio po, yung manggagamot na pinapakita ko po sa inyo ay bumalik sa TV5. Bumalik na siya. Hindi ko alam, umuwi na Pangasinan o namatayin siya ng kapatid na sinasabi niya. Ngayon, nandun na po sa TV5. Narinig nyo? Sa TV5 na. Tatay Virgilio. Bayaan na natin yan siya dyan. May nag-contact sa akin talaga si nang gagamot daw yun si tatay sa Pangasinan. Maraming ginagamot. Kaso, hindi natin alam. Tatay Virgilio po ay baka naepektuhan na po talaga sa may lansangan. No? Kaya gusto niya po talaga doon nang maingay, ng sakyan at maraming tao. Dito po kasi talagang tahimik din eh. So ngayon, umalis po siya mga isa dalawang araw lang pag-alis namin nila rin dito. My goodness. So ayan, nag-vlog na po ako sa inyo. So shout out po dun sa mga nagpapagamot. Ay hindi na po kayo magagamot Tatay Virgilio. Bayaan niya natin sila. Kasi wala, iba na yung iba na ata yung utak ng Tatay Virgilio. Grabe, no? Ayan ang sinasabi ko. Hindi nyo pa po ito alam, pero ang alam ko po kasi is nasa Pangasinan. At ang sinasabi ko, na doon ko na lang sasend po yung mga papagamot, bumalik sa TV5. Bumalik na po sa TV5 si Tatay Virgilio. At doon siya masaya sa pagiging pagtulog niya sa lansangan. No? At ako ay hindi na babalik sa TV5. Na mabalik dyan. Pati yung magtataho, Daddy Danny, andun din doon tataho sa lansangan. Stop na tayo sa pagpunta sa TV5, no? Hindi tayo maniniwala sa mga taga TV5 na mga nandyan sa mga lansangan. Sobrang dala na tayo dyan. Kung totoo man andun yung tataho dyan, tatay magtataho, mag-contact ka sa akin kung talaga nandyan ka, no? Ang tagal na ng mga ilang linggo na nakapagbenta ng taho, hanggang ngayon mo pa rin ako kinokontak. Sabi mo sa akin, kukontakin mo ako pag nakapagbenta ka na. At kumikita ka ng 1,015 sa iyong pagbibenta. So nakakailang linggo na tayo ngayon, hanggang ngayon mo pa rin ako kinokontak. So nabalitaan ko, nandiyan ka rin pala sa TV5, nandiyan ka pa rin tutulog, no? At ikaw pa ang kumakausap sa pagpatawag kay Tatay Virgilio, kay Sir Jimmy. My goodness. So mga kahirap, no, itong mga tao na to, ginugugol natin dito sa kanila ang mga oras natin, pero hindi nila sinusuklian ang ginagawa natin. My goodness. Last na po talaga tayo niyan. Ito na po ang pinaka-mission ko ngayon, guys, at talaga naman, talagang worth it talaga. Itong bahay ko rito sa bundok is gagawin ko at uumpisahan na to bukas. Ito ang gagawing resort natin para talaga sa mga special child, at ito talaga ang kailangan talagang tulungan, hindi yung mga taong ganyan na mga scammer. Anak ng tipaklong eh, si Carlos, guys, wala, na-scam na naman tayo. Diba? Lupit, no? Ito, pag napanood to ng mga sponsors ko, wala, magagalit na naman sa akin to, sa sobrang mabait ako. Mga so ngayon, tao, walang ano yan sa sarili.
So ngayon, titigasan ko na ang mga ano, tigasan ko na yung puso ko. Hindi ba nila alam na tayo nababayaran sa mga kami, sponsor? Kami nababayaran sa mga sponsor. Bakit? Guys. Pinipilit namin, mami, tulungan niyo muna ang pusana natin. Tulungan, to. Tulungan, nakikiusap kami para matulungan kayo. Anak ng Tepaklong. Sinusuporta naman sila, hindi natin alam bakit ganun pa rin ginagawa nila. So, buti sila, Ray po, at yung kanyang misis, sa kanyang pamilya, is nakauwi na. Mag-send sila ng video. Kaya tulungan mo doon, kasi tumupad sila sa usapan. Yan. Ito, tumupad si Ray. Itong page ko, umabot siya ng 4.3 million. Hindi ko alam kung magkano kikitain yan. Oh, meron pa tayong sinasabi sa'yo doon. Sabihin mo na rin dyan. Yung. Sinasabi ni Ray, kahit kaibigin sa tatay. Oo. Oh. Ano ba sinabi niya? Ano ba sinabi ni Ray? Mali yun, kasi nilaloko siya ng tao. Oo, mali yun, no? Diba, pinauwi mo sa Pangasinan, hinatid mo pa. Oh, ito pa, ito, sabihin ko na rin. Sa Tatay Virgilio po, diba, nakita nyo, natandaan nyo po ba, hinatid ko po sa ano, sa terminal. No? Hindi ko sinama sa vlog. Bumalik sa TV5 pa rin, no? Ito, aaminin na, Martes talaga tong kundi na to. Diba, natandaan nyo, dinala ko dun sa terminal. Para umuwi. Para umuwi, Martes yun. Martes ng alas 10, nasa TV5 na agad. Pero, nagsinungaling po ako sa inyo kasi gusto ko talagang tulungan yung si Tatay Virgilio. Kasi, marami nagpapagamot din sa kanya, pero sorry po sa mga nagpapagamot, no? Hindi ko alam kung ano naapektuhan ng utak na Tatay Virgilio. Pero may nagsabi sa akin, Tatay Virgilio talaga nang gagamot po sa Pangasinan. Hindi ko alam ano nangyari sa kay Tatay Virgilio. So, talagang ayaw niya talaga sa sobrang tahimik, hindi siya nagugutom, gusto niya sa TV5. Tapos, manghihingi-hingi pa siya talaga kay Sir Jimmy. So, Sir Jimmy, i-block mo na yan si Tatay Virgilio na yan, no? Tapos, tumatawag pa na hindi naman sa Tatay Virgilio ang kumakausap. My goodness. So, sarot po dun sa mga nanghihingi sa akin ng tulong sa TV5. Hindi na ako babalik dyan. No? Dito na ako sa bahay ko sa bundok. Ayusin ko to na maging resort para sa mga special child. At alam ko na sila talaga karapat-dapat kasi sila ang talagang mga special, no? Hindi tulad nyo na kayo hindi kayo special pero daig nyo pang special child. Ano, yan ang mga gusto nyo mga sabihin sa inyo. Anak ng Tepaklong. Kaya hindi tinutulungan, ganyan pa kayo, no? Ang galing nyo, pag kayo kausap ko kayo, tapos maaawa sa inyo mga sponsor, pero sa kabila pala nun, lolokohin nyo lang kami. Bahala na si Adel Repitor po dyan, bahala na kayo sa buhay nyo dyan, bahala kayo magutom nyo, marami pala nabibigay dyan, eh. Didiyang kayo. Oh. Dyan na kayo dyan, dyan na kayo sa may lansangan. Wag nyo na akong tinachat. Ito pa. Oh. Pag po kayo ma-open, kung nasalita man yung isang tao, kasi nagagalit siya kasi yung tulong po na dapat ibibigay natin sa karapat-dapat na kailangan, pinipilit natin ibigay para matulungan din natin sila. Kaso, ang problema guys, yun po kasi yung ginagawa nila. Paano naman kami? Kami nakikiusap sa sponsor, mami, mami, pwede po ba tulungan natin to si tatay, ganito, ganyan. Pero, ganun yung ginagawa nila sa atin. Di ba? May mga tao na may hirap din, ha? Karapat-dapat din po tulungan. Hindi lang po sila. Kaya sana naman, yung pagtulong po nung namin, o Idol Boy Sardinas, sana po, suklian nyo nung talagang totohanan nyo po yung ginagawa namin. Bawa, inatid kayo. Umuwi po kayo. Kasi, yung pakiusap namin sa mga sponsor, natulungan kayo, tutulungan po kayo nila. Huwag naman po sana ganun, kasi kawawa kami. Kami po yung napapahiya sa sponsors pag kayo po nakikiusap. Hindi naman po para sa amin yung tinutulong, para sa inyo eh. Di ba? Napakahirap ba nun? Para sa inyo na yun, hindi na po para sa amin. Kaya sana, yung napag-usapan po, tuparin po natin bilang tao at bilang para kung gusto talaga nyo umuwi. Kasi mahirap po yung makiusap na makiusap kami. Ano masasabi mo natin, Virgilio? Alam mo, Tay, sablay kasi yung ginawa mo, niwala ka sa amin. Sipin mo, si Ray na nagsabi, kaibigan mo yan ha, magkakasama ko sa TV5. Opo sir, mali po yung ginawa ni Tatay Virgilio. Kasi nung pinauwi nyo siya, hindi siya umuwi at andun lang din naman siya sa TV5. Tama ba yun? Kaya tatay, pag napanood mo yan, tama ba yung ginawa mo? Nagsinungaling ka. Na yung tao na nga gumawa ng paraan sa'yo, eh hatid ka pa, nag-aksaya pa ng gasolina.
No matter what, pero wala namang kwenta yung gasolina, wala namang kwenta yung paghatid, walang kwenta yung pagod. Ang importante rin yung may hatid ka, kaso hindi mo yung ginawa. Yung mission. Ka, oo. Saka yung mission doon. Tapos ngayon, ang daming nagtitiwala sa'yo na magagamot mo sila. Wala na po tayong panggagamot, no? Kalimutan nyo na yung panggagamot na yan, no? Sa Tatay Birilio po, nanggagamot po talaga sa Pangasin at talaga nanggagamot yan. Hindi ko alam, naapektuhan niya tayo yung utak niya o something sa tagal niya naging pulubi. So, hindi na pala ano yan at ayoko ng mga may ganyang kasama, no? Babago-bago ang mga isipan. Bumili ng mga buto si Sir Jimmy dito, ang daming tatanim dyan. Umalis nung pag-alis namin nila Ray, oh, no? Ikaw, Tatay Birilio, nagpaalam ka ba na umalis ka? Hindi nga tumatawag sa akin, hindi nga nagchat-chakin, marunong naman siya sumagot. Mm. Si Sir Jimmy mo, tinatawagan, ako hindi. Ano ba, may purposes ka, ibig sabihin. Mm. Kasi kung tunay ka tao, marunong ka, magpapaalam ka man lang, para naman hindi na problema yung tao. Halimbawa, ako si Boy Sir Dinas, ako may-ari nito, natural. Bago ka alis dito, magpaalam ka. Kasi mahirap mag-aalala ako sa'yo kung ano mangyari sa'yo dito sa bundok. Sagutin kita. Alam mo, Boy. Cargo kita eh. Kiri ko pa ako tumatawag para kay Tatay Birilio. Mahirap po yun, goodness. Tatay Birilio. Tay, alam ko matanda ka na. Alam mo na yung tama at mali. Kaya gampanan mo yun, Tay. Kasi yung ginagawa po namin dito ng mga vlogger at ginagawa po namin sponsor, hindi kami naglalaro. Hindi po ito biro. Nagpapakapagod po kami kahit wala pong ano. Saka hindi kami naglalaro dito. Kahit walang kitain, basta importante, makatulong tayo sa tao. Ayun ako. So guys, nakita nyo naman itong nangyayari sa buhay natin. Napakahirap. Yung ganyan. Hindi na ako babalik. At sigurado magagalit sa akin ang mga sponsors natin ngayon, no? Magagalit talaga to. At kakantsawan tayo ng ibang manonood nito ngayon, no? Kakantsawar din tayo ni Idol Rapital Pinto, pati yung mga ano dyan, pati yung mga staff ng TV5, kakantsawan tayo nyan, no? No? Pero marami naman din tayo napauwi, talaga umuwi, pero mas maraming nang luloko na yata ngayon. Dapat yung mga nandyan sa TV5 na mga nandyan nag-i-stay, anuhin nyo na yan, i-demolish nyo lahat yung mga yan. Sa atin, wala naman problema eh. Wala naman po sa amin problema yung pagtulong. Yung sana naman po, yung tuparin nyo po kasi hindi naman po kami nakikipaglokohan eh. Gusto po namin mapauwi kayo ng maayos, mapunta kayo sa pamilya nyo, na yung sinasabi nyo, uwi ako sir, tulungan mo ako sir, para saan pa at nakiusap ka sa amin na hindi ka naman namin intindihin, diba? So sige, kasi tao lang din kami, gusto namin makatulong, hindi naman dahil binag ka namin, diba? Nadami na po kami natulungan, marami na. Yung iba, pinagmumura pa kami, kahit tinulungan mo na, pinauwi mo, pinagmumura ka pa. Sipin mo, binigay mo yung pawis mo, yung sakripisyo mo, hindi mo na makita yung pamilya mo, pero para mapauwi o papaganda lang sila, ganun pa yung gagawin sa'yo. Ang pangit. Pangit, diba? Nakakagalit talaga sa tao. Yun, kita nyo naman guys, no? So ito, nagkaalaman na tayo dito about kay Tatay Birilio. Tatay Birilio, mag-ingat ka na lang dyan. Kung yan ang ginusto mo, nandiyan ka sa TV5. So maging masaya ka na lang dyan, no? Sana makakain ka dyan ng sapat at hindi ka maging dungis-dungis dyan. At yung mga ginamot mo dito sa mga vlogs natin, sana gumaling din sila. Hindi ko alam, kaysa na po yung mga nagpapagamot is hindi ko alam kung anong naging problema ng Tatay Birilio sa kanyang isipan, no? Alam nyo na ibig kong sabihin, mga idol. Grabe na to, no? So, I think dito talaga, ito na yung pinaka last part ng ating video para sa pagbalik pa sa TV5. Daddy Danny, andun din daw ulit yung magretaho. So, bahala na po si Lord sa atin magbalik ng mga biyaya sa mga ginawa sa mga kapwa kahit niloloko tayo. At kita nyo naman, hanggang ngayon, hindi ako kinontak ng magretaho. Sabi niya, sir, kukontakin kita dyan. Maano mo lang sa susunod na araw, kukontakin kita. Diba? So, hindi mo tayo nag-aantay dun eh. Pero, nalaman mo, andun pa rin sa TV5. Nagtitinda na ang taho, dun siya natitira. Kasi, baka may mga ano doon, mga nabibigay talaga, baka malakihan. E sana, bigyan kayo palagi ng binibigay, sana palagi magbibigay sa inyo
yung mga naawa sa inyo dahil diyan kayo na nakatira, diyan kayo nakaupo, mihinto diyan, my goodness. All right, di okay na 'yon, no? So, okay na 'yon, mas at least may mga napauwi tayo na talagang umuwi, talagang tumupad sa usapan. Last for the road, sila Ray at pamilya niya nasa nasa TV5, nasa ano na, sa Zamboanga. At ay patuloy pa, tutulungan ko pa rin 'yan kahit paano, no? Pero wala na. Hindi na kayo babalik diyan. Pensya na po kayo. Madamay na ang madamay na mga nagsasabi at totoo. Yung mga nagsasabi ng totoo, na nagtutulungan, mga ganito. Pero damay na po yan. Lahat na, yan tayo babalik dyan. Dadaan na lang ako dyan. Pag may pupunta ako sa mamamundo, dadaan ako na lang kayo. Pero hindi nyo makikilala na ako yun, no? Kasi, wala na. Ano na tayo? Tawag dito, ano na tayo? Yung parang, pobya na. Napobya na tayo, mga kahirap, no? Marami na po, marami na. Marami na eh, pobya na eh. Marami na pong ano, gusto mga pauwi pero parang naluloko ng tao eh. Pagkatapos makatanggap ng pera, matulungan. Saka marami na tayo natulungan dyan na pagka nakuha na nila yung kanilang sa atin naman, na, Dol. Hindi na tayo nakilala. Pero okay lang, Dol, at nakatulong. Wala, sa atin naman, walang problema magtumulong, guys. Walang problema po yan. Wala pong problema yan. Isipin mo nga, kahit ultimo nga, sweldo ni Moisar rin, alas pamudmud nila lahat eh. Pero hindi po kami nag-aano doon. Wala problema yun. Basta sana naman po yung maging totoo lang po tayo na kausap. Maging tunay. Kasi guys, hindi po kami nagpapagod lang na kumparasan. Tinitiis po namin na halos din namin makajaming yung pamilya namin. Di ba? Para matulungan kayo, maasikaso. Ibigay nyo naman po sana yung karapat-dapat din. Yung sukle na ano. Di ba? Kasi gaya niya, nakikiusap sa sponsor, ma'am, sir, pwede po ba tulungan natin to para, bawa, si tatay, makauwi, magkaroon siya ng pampuhunan, maging maayos yung buhay niya sa probinsya nila. Yeah. O, di ba? Kami at, po nakikiusap. At hindi po nila pinupulot ang pera sa abroad, no? Pinaghihirapan nila yan. My goodness. So, Tatay Virgilio, so good luck sa'yo, no? Mas pinili mo ang TV5 kaysa kay Boy Sardinas, no? Good luck sa'yo. So, hindi mo alam, babalik kami rito sa bundok at malaki ang plano rito na gagawin ng resort at inisimulan na namin, no? So, hindi ka nakapaghintay, dalawang araw lang, umalis ka na agad dito na walang paalam sa akin, no? Kinokontakt kita, nasaan ka ba, uuwi ka ba talaga sa Pangasinan? Kinokontakt kita, papadala kita ng pamasahe para makauwi ka na. Wala kang reply, papadala ka sa GCash, wala kang reply. Pero tumatawag ka kay Sir Jimmy, doon ka nang ihingi, pero ibang tao ang pinapakausap mo at yan pala yung magtataho. Sabi ni Ray, no? My goodness. Nakakahiya. Dani, kaya mo na yun. Kahit na ano naman tayo, hindi naman sila nagsabi ng totoo. Okay na yan, bahala na si Lord. Importante, nakatulong po tayo sa kanila kahit niloloko po tayo. So, mga kahirap, mga kaboy sardinas, no? Dito tayo magpo-focus ngayon kasi ang talagang pupunta rito talaga mga special child at sila ang talagang dapat tulungan. Yan, hindi tayo lulukohin nan. Mga, hindi tayo lulukohin ito kasi mga special child to eh. Kasi abangan nyo guys, ito, pag ito natapos itong resort na to, foundation ng buong Pilipinas, pwede magpunta rito yung mga titipid. Lalo dito sa mga Manila, siyempre, hirap man din sila ng pag-outing sa mga special child. Libre dito kay Boy Sardinas. Pero alam niyo ba, alam mo ba, Tay Virgilio, yung mga tsaka sa mga tinulungan. Napakarami pong normal na tao na mas deserve. Pero kayo lang po 'yung napili. Deserve. Dapat pag napili ka na, ay ayusin na. Oh, di ba? Napili na po kayo, dapat ay ayusin na, kaso wala eh, no? Napakaraming tao na gusto mo sila matulungan. Napakarami 'yan. Talagang ano, kaso dapat kung napili ka, parang tumama ka na sa loto, dapat ay stay put ka na. Kaso o di pumili ka diyan. Diyan ka kay Idol Rapi Tulpo. Tinanong nga, diyan nga. Ang dami nang may galit kay Idol Rapi Tulpo dahil ay hindi naman napapansin yung mga katulad nyo diyan. Eh diyan kayo. At kasi baka may naglilimos diyan, eh di diyan na lang po kayo, no? So, sa mga nagpapagamit kay Virgilio, sana mapanood nyo po itong video na to para maunawaan nyo po, no? Hindi ko alam ano nangyari kay Virgilio. Napakatunog naman noong nakaraan. Tapos, biglang ganyan.
Sir Jimmy, so ito na, nalaman na po nila tong Martes na hindi po nila nalalaman. Nagsabi na ako dito kasi, ala na, naasar na talaga ako eh. At ay malalaman at malalaman pa rin talaga to dahil ayoko talaga maglihim po sa inyo. Kasi ano to eh, tayong charity vlogger na transparent. Ayoko na mga ganito. Talaga malalaman nyo pa rin niya. Naghihintay lang tayo ng pagkakataon. So ngayon talaga ang pagkakataon talaga na para malaman nyo po, no? Last na tayo sa TV5. Pupokus tayo dito. Ayusin itong resort na to. At darating ang panahon, no? May kilala si Boy Sardinas na pinupuntahan ng foundation na nagpapalibre ng resort sa mga special child at mga ano ba yung matatanda ng mga ano? Di ba may mga special child? Tapos home for the age. Home for the age, no? Pwede po kayo dito. Libre lang. Kaya ngayon po, sisimulan po namin to bukas is para mag-ayos na. So, team kahirap na sponsors, sisimulan na to. At hindi na ako babalik sa TV5. Bahala na kayo dyan. Kasi, dala na tayo eh. Wala nang, wala nang dahilan para bumalik pa ako dyan. No? Kaya siya na po, yung mga nadadamay dyan, na hindi naman talaga lahat kasi is nanluloko. No? Kaso, ala na po, eh, hindi na ako kailangan dyan. Kasi, tapos na tayo dyan. Dito tayo talaga sa mas nangangailangan na mga special child, no? Huh! Grabe. Maraming maaasar, maraming maano, no? So, pensya na po kayo mga kahirap. So, sa mga natamaan dito sa video na to, bahala na kayo dyan. No? So, ang ganito na lang tong ating video, mga kahirap, at ay tuloy lang tayo. Abangan nyo guys, dito pa ako sa bundok. Dito kami sa bundok ng team kahirap ng Tiga Bundok. Sana antabayan nyo yung mga ibang pang mga part na mangyayari dito. Hanggang darating ang panahon, maraming special child na mapupunta rito. Mga pare, mga dre, kung ano pa mga foundation na pupunta dito na mag-outing na libre dito sa bahay ni Boy Sardinas. Maraming salamat po. Bye-bye.